Umugot ka pa lang. Yeah. Pero isa yun sa key factor kung bakit gustong-gusto nilang talunin ang AE. Diba? So yan, syempre, mag-remake lang yung mga teams. Pero nakita nyo na yung draft, same pick yun, same ban, same anything, same spell. So remake lang tayong mabilis dyan, guys. So at least may time pa kayo, papahabain lang natin yung nervyos nyo. Diba? Pero tol, kung same pick yun, diba? O tinignan natin doon sa akin talaga, I mean, unorthodox yung pick doon ng Ops, which is napakaganda kasi like I said, dati base na base sila sa meta. Tapos ngayon makita mo, nag-outside of the box sila, kumuha sila ng bagong pick, which is baka talaga pinaganda nila. Napakaganon. Ang tanong lang talaga, hindi ko kasi nakita, sino magagamit ng Johnson, tol? Well, secret kasi. Ay, hindi, makikita din lang natin, tinatago mo pa. Pahabain natin. Okay. Prolong the avenue, sino ba talagang gagamit ng Johnson? Pero siyempre, for sure, baka alam na nila. Hula nila siguro si Yolo or si Gian, di ba? Pero napakaganda kasi kung isipin mo, Zamnu have a very, very good game dun sa Helter niya last time, di ba? So, exactly. Expected to lahat ng tao na gumamit siya, na, nakuha yung Lancelot, which is alam ng lahat na si Zamnu magaling na magaling sa last. So, kinuha kagad yun ng AETHERMAIN, just denying that. And then, going hand-to-hand, nakuha niya yung Hellcart. Kagapon lang, ang lupit na pinakita niya. Ano sa tingin mo, tol? Kaya tong dalhin ni Zapno yung Hellcart niya dito sa AETHERMAIN? Or, para sa'yo, tol, expect mo lang. Actually, dalawa ang pwedeng gamitin ni Zapno dito, pare. It's either Hellcart or Kagura. Yeah. Nakita natin kagapon, di ba? Kasi malaking chance na ba si Beswap Jeff ang mag-Hellcart dito, tapos mag-Kagura si, ano, true, si Zapno. True. Kasi hindi natin masabi. Pero kung mag-Kagura man... Iniwan. Masakit iwan, ah. Ayan, so, habang naghahanda pa ang mga players natin, tanongin natin yung audience, kung sino ba talaga ang bet na talaga nilang manalo dito sa laban na to, pare. I mean, so, ako muna magtatanong, syempre, di ba? Meron ba tayong fans ng OG dyan? Sumigaw! Sabay-sabay tayo! OG! I mean, tol, sabihin nga natin, di ba? Hindi na natin kailangan sumigaw kasi ba't pa sisigaw kung sa atin na yung champion, di ba? Tol, ne, yung sigaw nyo, pag nakuha namin yung trophy, doon na lang tayo sumigaw, celebration. Yun na, ito na yung boss nyo, okay lang yan sa atin to. Okay, may tissue paper ba pag pawisan ka, tol? Actually, kasi yung trophy may nakatatak, Ops Gaming. Di, tol. Go, alam mo, go AEO. O, hindi kayo nag-aaway, Ops Gaming, go, katabi. Hey guys, magandang laban to, like I said. Iniintay to ng lahat ng tao. Iniintay to since the beginning, di ba? Ito talaga yung gusto namin makita. Gusto ng lahat na makita. Pero like I said, malupit na team of Gaming. Parang pang ano na to eh. Pang championship na laban na ipapakita nila. Kumbaga, siyempre. Ito na ata yung ano eh. Championship. Like I said, championship na to. Ang dami nanonood. Kumpul. Lahat. Tol, iniintay na to. Sa Facebook Live, iniintay to. Sa TV, iniintay to. Lahat ng tao gustong makita kung sino mananalo. Sino tama, talaga agad, ang dog. Champion in the end of the day. Dito natin malaman yan, guys. At ang kinaganda pa nito, may bagong patch tayo. So, hindi mo masasabing lamang ka na sa meta. Kaya nga. Dahil, nagbago yung meta eh. Hmm. Diba, tulad ng kahapon, mga nakita natin mga nilabas na bagong lumang hero, effective. Oo. So, ngayon, naglabas na naman ang OG ng bagong meta. Tingnan natin kung effective ba to o hindi. Diba? Totoo. At saka, yung sasabihin natin, kung sino unang makadap sa bagong item, yun talaga yung biggest point doon eh. Tingnan natin, AEMAIN, okay, nagpa-practice sila sa bagong item. Totoo na ako doon, sasabihin ko na yung totoo, nag-practice sila sa bagong item. Pero in the end of the day, ang late ng gap na yun. Kaya ilang days lang re-release yung patch na yun. So, kailangan talaga na pag-practice at least 2 months para makabisado nila, di ba? Tama ka dyan. Kahit din sa off, maybe ganun din. Tingnan na lang natin to, di ba? Well, talaga makikita natin yan. At syempre, habang pinapahaba natin ang nervyos, eh, ayan. I mean, pero talaga, tol, natuwa ako nung hindi magagamit yung Minotaur. Kasi talaga, si Yolo, tol, pag gumamit ng Minotaur talaga, kakaiba. Deadly, tol. Oo, talaga. Kakaibig, nakita ko sa MC, tol, na kung paano siya mag-ano ng energy sa Minotaur, talagang ang galing niya tumiming, ang galing niya sa pagpasok. Doon siya nakilala din kasi. Doon siya nakilala. Pati sa Gatot Kacha na ginagamit niya. Which is nakabandin. Nakabandin. Diba? Autobahn. So, ayun ang kinaganda. No? Like I said, guys, kung di nyo pa alam lahat ng bagong hero dito, Kaja, Garot Kacha, Minotaur, Hayabusa, and Gord, bawal gamitin, guys. Yeah. Naka-autoban siya sa tournament. So, di na kailangan iban sa draft pick, kasi naka-autoban na siya, matik-ban na. Mm. So, ayun din lang magagamit yun. Mga malaking pick din yun kung sasamin. Like I said, kami pinag-practice namin yung Kaja, di ba? Ayun. Pinag-practice niya yung Kaja. Pinag-practice namin yung Kaja. In the end of the day, hindi din pala lalabas sa tournament. So, bumitaw kagad kami doon. Nag-switch up kami. Tingnan namin yung mga bagong rotation. Magandang rotation kung ano yung pwede magamitin, di ba? Tama ka dyan. Siyempre, real quick kasi 3 days pa lang yung update eh. Oo, tol. 3 to 4 days pa lang actually, di ba? So, ang hirap pa ang mag-adapt.
especially yung mga item na clickable na. Kaya nga, yung kinaganda na binigay ni Mobile Legends sa atin. Ang di pa alam ng mga tao, oh nga pala, pagka kumuha kayo ng dalawang item na clickable, hindi nyo pwedeng gamitin yun. Kailangan nyo i-switch. Kailangan nyo pumunta sa buy setting. Tama. I-switch yun. Pagpalitin. Pagka pinagpalit nyo, may cooldown yun, 30 seconds. So, napakalaking hindrance doon pagdating dito sa game. So, isang clickable suggested talaga bawat hero na i-pick nyo. Masalan na kunwari, sabi natin Cyclops, gusto nyo Winter Tragedy, tapos gusto nyo pang gumamit ng Courage Bulwark pagkapantakas, hindi sayang. Na gamit, di ba? Sayang. Parang ano siya, hindi nag-i-stack. Oh, hindi pwede naman pagpalitin nyo, kasi pag pinagpalit nyo, mag-cooldown ng 30 seconds. Yeah, kinapangitan doon, pero kinagandaan din kasi binabalance talaga, di ba? So, tama ka dyan. Oh, isang subo muna dyan! Ayan! Dali naman, di ba? Sarap. Sarap daw. Daming tao. Tol, ibang klase talaga guys dito sa MOA Musical guys. Laban ng Ops Gaming AETHERMAIN. Tama ka yan. Siyempre, handog yan sa inyo ng Smart, ng SM, at saka ni Muntun at MET Mineski TV na rin. Siyempre. Kaya nga. Thank you very much sa lahat na pumunta dito. Yung iba ang layo pa. Nakita, kasi kaganina pagkadating ko, ang aga ko dumating, alas 8, umiinom ako ng kape. May tao nagpa-picker sa akin. Galing pa daw Bulacan, mga ganun kalayo. Oh, may mga ano pa nga, Visayas and Mindanao pa. Guys, maraming salamat sa pagpunta, sa pagsuporta. Thank you to all yung nakasunod, Doggy Jan, thank you. At saka sa mga manonood dito, kahit sino pa sinusubaybayan nyo, thank you pa din sa pagdating. Thank you sa Smart, sa Muntun. Ibang klase yung hype dito, guys. Filipino number one, guys. Thank you very much. Napakainit ng laban yun. Napakainit ang laban nila. So, kamusta ang Philippine stay mo dito, Dol? Yeah, Tol, sa akin, 4 years na akong di nakaka-uwi ng Philippines. So, yeah, 4 years na akong di nakaka-uwi, Tol, ng Philippines. Ang laki pagbabago sa akin. Ang daming, like I said, MOA, never ko pa napuntahan. Uh-huh. Ngayon, ay noon, ngayon napuntahan ko. Ibang klase, ang laki-laki talaga. As in, super laki ng MOA, Tol. Hindi. Well, then, sabi mo sa akin kanina, nibago ka sa data mo, di ba? Yeah nga eh. So, nanibaga. Pero for sure, naka-smart ka. Yeah, naka-smart ako, Tol. Naka-smart ako. Ako din eh. Hindi ginagamit kong SIM card yung ngayon. Ops, at heto na tayo. Di na natin patatagalin pa. AETHERMAIN versus Ops Gaming. Best of 3 tayo. Game 1 tayo. Pasok, Doggy. So, tingnan natin dito, guys. Kung titingnan natin dito yung team cam ng AETHERMAIN. Nakuha nila yung Lancelot. Tapos, titingnan natin dito ng, ano, ng Ops Gaming. Nakuha nila yung Kag and then Harley. Sinecure kagad, Tol. Backbet, securing that Tom Harley, and then securing that Kag, ibibigay, di ko alam kung, di ko kasi nakita kagad eh. Pero, si Zapno ang gagamit ng ano. Kinuha yung dalawang mage, napakagandang team cam kagad nun, coming in from both for Ops Gaming. Dinidenay na kagad nila yung mage kay Yuji, Tol. Ang laking gap nun. Hindi ko expected na ilalabas yun ng Ops Gaming dito sa laban na to. Well, tama ka dyan, na Nostra na kagad nila na eto si Yuji, mage god din to, backbet, magbabang kayo, pero wala siyang mage na magagamit ngayon. So, okay dito, Dian going for the mid lane, shoving the lane. So, last one, ganun din gagawin niya. Nice rotation, you're coming from Ops. Sige natin kung may gagawa sila dito. At nakikita natin na side lane push nila. Tignan natin, Pain, can he? Oop! Nagtatansyahan lang sila dito ang dating mag-besiwap. Oop, eto na. Ini-invade ni Dian, napakalalim pero maagaw ba? Hindi. Oy, naagaw, Tol, naagaw! Naagaw! Nice one by Dian, man! Nice skill there, coming from Dian. Pero nga lang, Si Zapno dito, makakatakas yan, pare! Huwag mo nang habulin pa! Sayang ang effort dyan, pare! Siya nga, nice one by Zapno. Kung titingnan natin, mechanically-wise, yung ginagawa niyang yung papagilid-gilid, pagka talaga pang-dodge yun sa second skill ni Lancelot. Okay yung ginagawa niyon. Game knowledge, napakalaking game knowledge talaga ang alam ni Zapno dito sa Mobile Legends. High IQ player si Zapno. Yeah. High IQ player natin ngayon dito, mga kaibigan. Pero tingnan natin dito, wala pang napapatay, wala pa rin natin. Wala pang nabibinyagan, wala pang nabibitas, man. First blood is a big deal here. Masalan na ganito, 1 minute ng game. Normally, sa AMA, nakakuha na tayo ng keys. Sa ngayon, napakainan laman, napakadikit neto. Ang tanong, kailan makakuha ng first blood? Mag-i-spawn na yung third and actually, ang makakuha ng first blood dyan, Ops Gaming. Tingnan na lang natin, Tol. So, tingnan natin dito na ulti. Tol, yung turtle, ah. Ayun na, tingnan natin yung turtle. Diyan magkaka-clash, man. 10 seconds. For sure. At yan ang palaging ano, engagement na sa game. Kung hindi crab, turtle lang yung nagiging first engagement ng game natin. So, 5 seconds na lang. Tingnan natin kung sino ang lalamang dito. Unang bibisita. Nakita dito ni Johnson. Oops. Yep. Mukhang magta-turtle yata sa top lane. Ah, hindi. So, ano nakikita natin dito, na nila. Ito mga player na ito, on the zone na talaga sila. Kasi concentrated na talaga dito sa game na ito. Kasi big deal to sa kanila. Hype na hype na yung mga tao. Gusto nila makita ito for na a long time, di ba? Nakita na sa wakas. Nakita na ang dalawang team. Diyan sinusun, pero yun nga lang, no chance for you to steal Pain. Pero yun nga lang, look at that bangga! Ami pra Pain, huli ka, pero natakas! Napakaganda ka na lang. Coming in,
Oh my God, namatay ito si Payne. Tingnan natin kung makabawi dito ang A-Main, A-Main. Wala nagawa, but that is it. First blood coming, one kill. Tingnan natin kung makabawi ba dito ang A-Main, but one kill is very, very crucial, tol. Napalaki nun, kasi nakuha pa yung turtle plus yung first blood, man. Ang laking gap nun kagad for Ops Gaming. Napakagandang laban nun, tol. Tama ka, Jam. At ang kinaganda pa nun, eh, core. Yeah. Hero ang na-shutdown nila. Kaya so they stopped Pain to farm for almost 30 to 35 seconds doon. True. Totoo yun. So makikita natin dito rotation from both sides of the map coming from the team. Ito gusto kong ginagawa dito ni Zapnu. Nagdi-deny kaagad ng minion wave. Pag makapag-rotate siya ng maayos, makakuha siya ng nice rotation, makakuha siya ba basically bush gaming. Ang gusto ko kay Zapnu, ginagawa niya dito sa kaguran tol, ginagawa niyang assassin ang kag niya, di ba? Yun ang kinaganda. Napaka-deadly, napaka-squishy. Ang hirap hulihin, pero burst damage at the same time. Yeah. Pero mga nagkakatansyahan sila dito sa bush game, sa angkungan. Pero ops, si Jeff dito, simpleng farm lang din sa bottom lane. Yep. Alam niya ang dalawa kali niya. At ito, objective na muna ulit. Balik objective tayo dito. But in the end of the day, tol, kung di makapag-scale up dito ang Ops Gaming, may Cyclops ang aiming. Kailangan lang ayusin ang game dito. Ay, kung kasi, kung din pinabot na late game, crucial, and there go, back by super low! Back, oh my God! Nakatakas pa! Back na back, pero! The kill! Nakakuha na kill! And maybe not double kill, but the crane will gonna come in on the back side, mga mga people. Yelly Ace, fight to escape! Use that second skill, oh, flicker! 1v1 sa tatlo, mga kaibigan, pero hindi na yata abuel. Si Jeff, pinilit pa, naarangan, saan ka pupunta? Pero yung ala, here comes the backup coming from A. Jeff yata dito, mapapatay pa! And there you go! Hey, Ace, try to escape that! Lolita, try to secure that momentum. Nakakuha siya ng pillage kagad doon. Tignan natin dito, makapatay pa dito si Kag. Zamno trying to run away with a super low health. Rebo and Rewo gotta go down on that yun, one, mga kapatid. Napakaganda ng pinakita dito. Play by play. Suntukan kung suntukan ang ginagawa nito. Ayaw magpalamang, ayaw magpatalo ng isa't isa. 2-3 ang score natin dito. Hindi natin masasabi na big deal pa ang nangyayaring clash sa kanila. Yeah. Kasi kung titignan mo rotation by rotation, magkakatapat talaga sila rotation by rotation. Nagkakasalubungan palagi. Even though na magkaiba sila ng rotation nila, pero pareho pa rin ang objective na napupuntahan ng rotation nila. Biggest question ko dito sa aiming, si Cyclops. Hindi pa lumalabas, tol. Hindi pa lumalabas, nakapag-prefirm siya. Zamnu, can you get gank here? There you go. Eto, talaga kay Zamnu, man, yung basta pinipick niyang hero, ginagawa niyang assassin, which is napakaganda kasi yung assassin, ayaw mo magpahuli. You don't want to get touched, tol, di ba? Tama dyan pa rin, Doggy, pero yun nga lang dito. Second, oops, turtle of the game, op, Union Blast, minauto na ni Bilibo, pero tinamahan si Zapnu. Zapnu, mamamatay pa! Pero hindi, yun nga lang mga kaibigan, nakataas pat boy, pero hindi, patay talaga. Pero okay lang yan, at least napatay din ang dalawa sa AE, si Yelly Ace dito, susubukan tumakas. And then there go, Yelly Ace, Coco, he will gonna go down, shredded down by the team of Abut Gaming, nagkapatay dito, Cyclops, in the middle, Coco surviving that one. Tingnan natin ito, Yuji, another go, but Macbeth, we're gonna secure another one, and that will be a trade, Yuji, oy! He might gonna Yuji, go down there. Saan kaya nagpunta? Pero yung alam nakita si Jeff. And the trade, blow by blow, for both sides of the team, mga people. Yelly Ace trying to poke down enemies here, tingnan natin, but Lolita is here. Makuha ba sila isa? Isa dito, YOLO, super low. Can he go down? That's the question. The flicker! Pero na dito na si Zapnu, mga kaibigan. Galit na galit kay Yelly Ace, pero nakatakas. Mukhang sinusundot sa nani Lancelot. Pero yon si Pakbet, simpleng out lang din. Yeah. About, masyado nang mainit. Diba? Ang score kanina, 2-3. Sa clash na yon biglang naging 6-7. Nakadalawang beses nang nakabalik si Zapnu. Sa game, ay sa clash na yun, nakadalawang beses na rin nabalik. Si Lolita, hindi pa rin tapos. Tol, ibang klase ng si YOLO. Nagka-flicker siya, nagamit niya. Ang gandang play nun. Yun nga lang talaga yung auto-hit talaga, tol, nag-trigger. Dito, nag-flicker siya, nat-flicker na yung auto-hit. So yung damage nun, pagkapunta niya doon sa pinag-flickeran niya, counted pa din, di ba? Uh-huh. So, doon siya namatay. Pero nice move there by YOLO. Trying to escape that out. Hey, tingnan natin mamatay ba siya dito? Oop. Oh my God, tingnan natin ito sa Yelcard. Yelcard, he might gonna go down. Jeff, ginagawa mo, sir! Pero yun nga lang, hindi tayo papatalo dyan, mga kaibigan. Here comes the pack na pack, bet na bet. Pero yun nga lang, wala pa rin damage. Oops, nakakita niya si Martis nun sa mid naman dito. Si Zapnu, dumidepensa lang. Ayaw magbigay ng free tower. Free turrets, hindi pa pwede. Ito ha, ito pa titingnan natin. Doon si Hellcart, nakita siya. Kasi hindi ko pa nakita sa team fight, hindi ko pa siya nakita ang lumabas, tol. I mean, baka plano talaga dito ng Ops Gaming is speed push coming for Hellcart. I don't know your strategy, tol. Pero okay yung ginagawa doon ni Jeff. Yun nga lang talaga, napitas siya doon. Unexpected pitas. Kaya nga, di ba, kailangan niyang i-step up. Ano ba, split ba, or going for a clash, or di ba? Clash, di ba? Yeah. Kasi magkaiba sila ng laro ni Zapnu. Si Zapnu, clash palagi pag si Helper. So nakikita natin dito, Team Aiming, going for that bottom side. Tower and Pac-Man! Uy, na! So, gotta go down. And another one, YOLO super low. The ulti will not hit, and Helga trying to use that padilim.
pero yun nga lang dito tingnan natin. Uy, top farmer natin ngayong game eh si Martis. Oh, 4,700 ang farm niya ngayon at di pa naaabutan to ni Jeff with just 4,000 farm. Pero tingnan natin kung paano niya. Oy, oy, dito si Rico. Zabdo! Nahuli! Saan ka pupunta, Bessie Wong? Oh my God! That, Tito, napagandang combo nun. Napagandang combo talaga nun, Matic. Pag may Chew, may Lolita, pag kinasa na ang Sipa, kasunod na agad nun Union Blast sa Pulka, ang laki ng coverage kasi ng ulti. Kasi kung isipin mo, may semi, yung may second skill pa doon si Zamnu, pwede siyang mag second skill. Yun na nga, hindi niya ginamit. Hindi niya ginamit. I mean, nagamit niya tol, kaso ano may trigger niya? Ng ano eh, ng isa pa yung may sequence. O may sequence na stun. So, na-timingan yun, coming in from AE main, which is napakaganda. Pero, nice, trying to escape there by Zamnu, nice try, man. Sa totoo lang, malapit na makataas na siya doon eh. Kaso masyadong heavy yung crowd control na ibinigay sa kanya doon. So, super unexpected yung nagaganap dito. Napakainit yung mga tao. Nagsisigawan. Hype na hype. Ibang klase talaga, man. Ibang klase talaga yung clash by clash, man. Nakakatuwa. Nakakatuwang tingnan. Mga tao, lalong sumasabay pa. Wow, man. Wow, fun. Napakainit ng venue. Bakit? Kasi ang init ang naglalaban dito. Kaya nga, tol. Napakainit talaga. Pinagtapat na yung dapat lang talaga maglaban. Kaya nga yung laban na ito pang finals na ito eh. At kung may malaglag man na isa, panigurado ka, comeback tulit sa lower bracket. Yeah, true. Diba? True. So tingnan natin dito. Oops, naka-pause pa rin. So some technical issues lang naman siguro. I mean, okay, pag-usapan na kagad natin from start of the game hanggang ngayon, tol. Nakita natin, rotation from OBS, rotation from AE. Sorry, nagkakasabayan, di ba? Magkaiba sila ng rotation, pero nagtatagpo sila. Nagtatagpo sila. Nagkakasabayan talaga. So nakikita natin dito, Haze using that Chew. Super aggressive. We know that Haze is top one. Global on that Chew. Diyan natin kumakabalag dito. Pain going for that counter jungle part. Tol, gustong ginagawa dito din na aiming kasi nagka-counter jungle sila. Pag nawala ng blue buff dito si Zapnu, super crucial dito sa ba. Nagkakalaban na ata Zapnu versus si UG. Tingnan natin kung sino pinakamagaling mag-mesh dito. And there go the recruit. Mm-hmm. Gonna go. Okay, sabay disengage lang din naman. Pero grabe si Haze. Sinong zone out si Dian doon. Pero yun nga lang, kinasa na ang Union Blast. Oh! Tinama si Bakbet. Pero yun nga lang, walang follow. Walang sufficient damage paring Rebo. Sayang lang yun. Pero at least, chance na yun ng OBS para pilitin nilang mag-clash dahil wala na yung ulti ni Lolita. At this point of the game, tol, wala pa nakukuha si Zamnu na blue buff. Tingnan natin kung makakuha siya. So, na-deny na kagad yung dalawang blue buff doon. So, Grok, wag na use that ulti. Gonna go back to the base just to replenish his health. Kasi pagka pinabayaan niya yun, tol, wala siyang ulti, tapos bumalik pa siya doon, pwede siya mapita. Delikado. Yeah, delikado. Mga maliliit na bawas, tol, hindi mo pwedeng paganapin yun. Exactly. Tapos hindi mo masasabi kung sino mga nag-aabang sa bush. Pero si Coco dito, pinasok na sa tore. Oops, walang kasama. Ayun, napatay si Yuji doon pare sa bottom lane. Kaya naman pala. Pero meron na namang ultimate si Ribo. Sabay kibinaligtad lang nila. Jeff dito, half-life. Pero walang katulong si Lolita. Ewan kung bakit. Sige, si Coco na lang ang pagpapatayin nyo. And ako po, Diyos ko dahi. And then that is it. Di ba kung titignan? Hiwayiwalay sila. Sayang. Pero si Pain nagpo-speed po sa tati yun at kumakabalag dito. Rebo, super tanky, mamatay mo siya. And Ewell gonna go down. Andito pa si Ace. Ace, being aggressive right there, mga lamipon. Makakapatay mo siya, hindi siya namamatay. 1v1 sa tatlo, mga kaibigan. Ayaw pa rin sumuko, nagbabay time lang para makabasag yung mga kampi niya dito sa middle lane. Pero mukhang may padating na. Party's Lancelot, here comes the backup. Oh. Ibang klase talaga tol si Ace mag-chew. You cannot give chew to him. Yung timing niya, tol. Yung timing niya pag nag-chupain, super na mamatay mo siya dito. The ulti, we're gonna use to escape that damage and the pop on that. Damage, yeah. Hindi siya namatay doon sa pop ng Harley. Nice call there by Pain. Kasi pag sumugit pa siya doon ng konti, pwede siyang pitasin. Tama ka dyan. Pero kung, if you're going to take notes, paring Togi, wala pang napupush. Kaya nga eh. Ang gusto ko pa dito, tol, umabot na tayo sa 10 minutes of game. Hindi kaya mag-overstay ng AE main. Kasi they know the potential threat of those two mage plus yung Hellcard. Diba? Tama ka dyan. Pero titingnan mo kanina, si Yelly Haze, ang ganda ng pagkabay time niya doon. Laban sa tatlo. At on the other side, nakapag-push tuloy sa top lane, si Lance sa middle lane, si Martis. So okay yung ginagawa ng both team dito. Rotation by rotation, man. Ito talaga ang team na nakikita mong malupit pagdating sa rotation. There go, the blue buff will gonna be stolen from the side of OBS Gaming. At ito, ang mga item nila. Yung ano tol, ito yung mga item nila. Tingnan natin dito. So, may mga bagong item ba? Mga normal item pa lang to eh. So, wala pa mga bagong item na ginagamit dito. Pero, nakikita natin dito, Cyclops using that anti-necklace, anti-heal yan, di ba? Kung tutusin. Tapos dito si... Necklace of Durance. Wala pa dito si Zapno ng concentrated energy, which is crucial ngayon.
Kailangan niya yun to do some micromanagement or macromanagement dito. Pero si Dian dito mo ang nasilip, nag-overextend, sabay mambout din. Oop, pero nag-overextend si Ribo, walang tinamaan. Here comes Padilim, kami from Jeff, pero nga lang napatay si Bakbet. Naumo ang madadamay pa si Shapnu, patay din. Yun nga lang si Dian din, wala na rin buhay. YOLO, 3 versus 5 pa yan, wala pang namamatay. Saan ka pupunta, Besiwap? Takas ka na lang din, mambout si Jeff dito. Paano ka ngayon? At Coco going in, tingnan natin kung mamatay pa to. Jeff, we're gonna go down, all the people. And that is it, maybe tingnan natin to Yelis. What is doing there? Ginagawa mo, sir. Tingnan natin kung tatapos sila sa TP. Oh my God. Pinabasag dito ang tower. They can go Lord, Lord, kung sasabihin dito. Amen, pwede. Can go Lord. Grabe naman po ang pinapakita ni Elias dito. Mga kaibigan, tumitipi sa base mark isa. Dahil nga lang dito, Ribo and Payne, nagpupush sa top lane. Wala pa rin. Hindi pa rin kaya talagang bumasag ng tier 3 tower. Siguro they have to get a Lord muna dito. A Lord talaga, tol. They need to respect the team camp of Ops Gaming. They have that mage, pwede maka-burst. Pero ang nakakatawa lang dito, kasi yung mga ganyan team camp coming from Ops, pwede mong counter niya na magic resistant item. Yung pwede mo kaagad ma-counter yung mga ganyan na bagay. Si Hellcart lang gumagawa ng damage. Pero tingnan natin dito yung score ni Hellcart, man. 1-5, super crucial yan. Pero okay, siya yung may lead na goal. Pero tingnan natin dito lead na goal ni Coco na naka-lance. Si Martiz. Ang taas, tol. Si Chuden. 5-0 for a tank. Pati rin na parang psych off natin. Pero si Dian dito, Ops, nagmambout na rin bigla. Napagamit ng ulti, napilitan tuloy. Pero ang problema nyo sa Ops Gaming, kailangan nila ng physical damage output din eh. Oo, tol. Ayun ang naging problema nila. Yung ginagawa dito ni Jeff, yung nag-split ka ganila, gusto kong gawin niya yung ginagawa ni Zapnu kagahapon. Ayun ang naging problema dito ng team Ops Gaming. They need to step up their game. Sa totoo kasi lang. At this moment, at this stage, segue push hindi uukubra yan. Oh. Alam na, marunong makiramdam ang mga pro team natin na alam nila na pag sinisegue sila, marunong magbacken at magdefend. Oh. So dapat, huwag mo nagpilit ng split push. Sumama ka na lang sa clash, di ba? Totoo. Kasi pag sabi nila, okay, nawawala. Oh my God! Iyon yung, we're gonna go for that kill. Tingnan natin dito kung ipagpapatuloy nila ito, mamulit, or maybe go for the Lord. Whoop, ayaw nila, one. Oh! Oop, dito Jeff, padilema mga people! Tingnan natin, ulti by Dian, but no! Walang wall doon, ba't di siya nag-wall? Ito na mga kaibigan, Dian! Napatay nga naman mga Besiwa, pero hindi tayo susuko dyan, guys. Game 1 pa lang naman yan. Siyempre, may game 2 ba? Yeah nga eh. So tingnan, oh my God! Ginagawa niyo, sir! Ginagawa niyo, sir! Sir? Hello? Okay ka lang? At yun, nabasag na nga ang mid tower tier 3 dito ng Ops Gaming, pero yun nga lang, pinabasag na rin ang top lane, pero tingnan natin! Tatapusin na ba? Hinisigaw nila dito ang TP. TP! Joke lang. Tingnan natin. Oh my God. Kumama na naman ang Union Blast dito ni paring Rigo, mga kaibigan. Kasi pa. Di ba klase na talaga, guys? Natatameme na ako. Gusto ko nang makitang matatapusin na ito na A-Main. Tatapusin na ba ito? Tingnan natin mga people. Oh my God. If you can see right there, apat ang patay. Nati-TP na ang A-Main. Oh my God, that's a humiliation coming in from Ops. Kasi kung titignan mo, sila talaga yung pinagtatapat, tol. From first game, from sa Mountain, ay sa Mobile Legend, kung isipin natin, yung competitive scene, buwabarat lang talaga sa AE Main and Ops Gaming. Doon lang talaga eh. Umiikot doon ang mundo ng Mobile Legend sa Pilipinas eh. Okay, nandun nga DD Prodigy, which is, sabi natin, isa din sa top dog ng Philippines. Pero ito talaga yung hinahanap ng lahat ng tao, di ba? Dito umiikot yung mga meta eh. Dito naglalabasan ng bagong meta, mga bagong lumang heroes. Well, at ngayon, pinagtapat na. Kaya nga. At ngayon, may 1-0 lead na kagad tayo in favor of AetherMain. Congratulations. Pero syempre, may game 2 tayo. Best of 3 tayo. Hindi natin masasabi kung aabutin ba tayo ng game 3 or may 2-0 ang Ops Gaming natin.